Kaya ba ninyong panindigan ang inyong mga sinasabing salita? I mean, kaya ba natin itong back-upan ng mga konkretong gawa? O isa tayo sa mga taong napagsabihan na ng ganito, wala eh kayang isang salita, walang palabra de honor. Kung sino eh ka ang kaharap siyang kausap, naku, yung mga pangakong yan, ng taong yan, napapako lang. Mga salita o komentong nagpapahiwatig na hindi tayo maasahan. Wala tayong paninindigan. Masakit yan, pero isipin din naman natin ang kanilang naramdaman. Baka kaya nila nasabi yan, umasa sila sa mga pangako na ating binitawan. Kaya sana, bago magbitaw ng mga salita, ng mga pangako at sumpa, isipin mo muna, kaya mo bang pangatawanan talaga? Narinig natin sa ating binasang ebanghelyo ang tanungan at sagutan sa pagitan ni Kristo at ni Pedro. Maganda pong ilagay natin ito sa konteksto para mas ma-appreciate natin ito. Nangyari po ang tagpong ito pagkatapos na muling mabuhay si Kristo. And therefore, katatapos din ng pag-deny ni Pedro kay Kristo, not just once, but thrice. Tapos nangyari ito, yung tagpong ito. So, nandun na ang question and answer portion sa pagitan ni Pedro at ng Panginoon. Ang nakatawag agad ng pansin ko ay yung pinakaunang tanong nang itanong ni Kristo kay Pedro, Simon, son of John, do you love me more than this? Simon, Pedro, iniibig mo ba ako? Minamahal mo ba ako nang higit sa mga ito? Natanong ko, ano yung more than this? Ano yung this? Ano yung mga ito na tinutukoy ni Kristo? Kasi hindi naman yata sinabi dito ng diretsyo. Could it be na ang tinutukoy ni Kristo ay yung sandamakmak na mga isda na nahuli ng kanilang lambat? Ito po yung konteksto rin, ha? Katatapos lamang nilang makahuli ng maraming isda. Natatandaan ninyo, wala silang nahuli buong magdamag. Sinabi ng Panginoon, ihulog nyo sa kabilang gilid at pangakawa. Ito na yon. Could it be na habang tinatanong ni Kristo si Pedro, do you love me more than this? Tinuturo niya ng kanyang paningin yung mga isda, kasama na ang bangka, ang sagwan, ang lambat. In other words, their former way of life, yung kanilang kabuhayan na kanilang iniwan matapos silang sumunod sa Panginoon at tanggapin ang kanyang hamon to become fishers of men, na kanila ngayong binabalikan kasi akala nila si Kristo ay tuluyan ang nilamon ng kamatayan. Nakita niyo yung konteksto? So yun yung pupwedeng ini-insinuate ni Kristo. Nevertheless, ang safest sa palagay ko na isipin na tinutukoy ng more than this o higit sa mga ito ay lahat-lahat na, todo pamato na, everyone na, everyone else na, everything else na, na pupwede na maging mas mahal natin kaysa sa Kanya. Kasi ang Panginoon mismo ang nagsabi, sino mang nagmamahal sa kanyang asawa, sa kanyang anak, sa kanyang magulang, sa kanyang inaama, nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At siya lamang din ang nagsabi na mahalin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. So, safest para sa aking isipin na para bang sinasabi ng Panginoon kay Pedro noon at sa atin na rin ngayon, sana mahalin mo ko ng higit sa kanino man o higit sa anuman. Bigla ko tuloy naalala nung kami elementary sa mga madre, minsan may mga recollection or retreat na ganito. May activity na ipasusulat sa iyo. Lahat ng mga bagay, lalong-lalo na mga tao na napakahalaga sa buhay mo. Siyempre, pamilya mo, nanay, tatay, kapatid, etc. Yan. Tapos, sasabihin ngayon ng retreat master, oh, isa-isa mong alisin or erase hanggang sa ang matira na
yung talagang pinakamahalaga. So, alis mo na. May background music pa. Hanggang sa matira na lang. Halimbawa, magulang, si nanay o kaya si tatay. Tapos sasabihin ng retreat master, I think, madre yun eh. Sabi, sige, ngayon mamili kayo. Si Jesus o yung natira sa listahan ninyo? Akalain niyo, elementary, pinag-iisip kami ng gano'n. Torture yun, ay, naman. Abay, syempre, baka magalit yung madre. Syempre, sabihin namin, si Papa Jesus. Diba, may iyak-iyak pa? Eh, kahit naman ngayon eh, gawin natin yon. Masasabi niyo ba ng pinakamahalaga ang Panginoon? Tayo eh. So I don't think, kahit sinabi namin si Jesus, that we meant that. At kahit na we meant that, palagay ko, lahat kami, hindi napatindigan, napatunayan ito. I don't know with you. Kaya, no wonder ha? Tatlong ulit, dahan-dahan, tinanong ni Kristo si Pedro, mahal mo ba ako nang higit sa mga ito? Hindi dahil mahina ang kanyang pandinig. Hindi dahil mahina ang kanyang pag-intindi. Kaya lang, palagay ko ay sa kanyang pagtatanong ay pinapaalala niya kay Pedro yung mga instances na ilang beses din niya sigurong nasabi sa Panginoon, Panginoon, kahit buhay ko, ibibigay ko sa iyo. Only to fail him, fail Jesus. Hindi lang makaisa, kundi makatatlo pa. So para bang sinasabi ng ating Panginoon dito kay Pedro, Pedro, hindi kita pinipilit. Sabihin mo ang totoo, iintindihin kita. Mahal mo ba ako? In other words, bago ko ka magbitiw ng konkretong salita, siguraduhin mo nang mapapanindigan mo. Kasi masakit, mahirap ang umasa. At mabigo. Kaya nga, ngayon, laman ng usap-usapan ng mga parites at marites, yung di umano'y panluloko ni Jason Hernandez, kay Moira. Someone even posted this. You said she's your best friend. You shouted to the world how much you love her and care for her. You even said that you were so lucky to have found a lover and a best friend in her. You promised her love. You promised her loyalty. You promised her peace. You promised her happiness. But you failed her in the end. Tama nga naman, nangako kay, umasa siya. Tandaan natin, walang pumipilit sa ating mga ako, ha? Mala tayong mga ako. Pero sa oras na mangako ka, mayroong mga tao hindi na nagiging malaya. Kasi kinukulong na nila ang kanilang sarili sa pangako mo. Akala ni Moira, ikaw na talaga. Akala ni Moira at nag-isip siya na sa tuwing aawit siya ng mga awiting love song at maganda, ikaw kayong dalawa ang maiisip niya. Akala ni Moira hindi na siya magko-compose pa ng kantang masakit tanggapin yung mga breakups na yan, lalong-lalo na kung ang paghuhugutan niya ay ang magiging karanasan pala niya. Huminto ang mundo niya sa iyo. Huminto ang mundo ng taong pinangakuan mo para sa pangako mo nakapag-give up siya at makapag-give up pa siya ng iba para sa inyong dalawa. Tapos ganon, at ngayon, ganon lang yan. Ba? Eh, maintindihan mo yung mga tao na ang simpatsya talaga ay kay Moira. Diba?
ang gagalait yung secretary ko, ilang gabing hindi daw nakatulog. Yung simpatsya kay Moira, gano'n na lang. Ay, pati tuloy yung mga faithful na Mr. Sofar sa misis nila, lalong-lalo na yung mga umiyak nung araw nung kasal nila, habang naglalakad sa aisle ang bride at ang misis nila, nadamay. Eh kasi naman, nung mangyari yan, si misis nanahi ng istorya, nag-imbestiga. Kasi sa pagkanyang imbestigasyon, si Jason Hernandez umiyak habang naglalakad sa aisle si Moira. Sa kanyang pag-iimbestiga, napag-alaman niya, si John Gutierrez, ganun din pala. Umiyak din habang naglalakad sa aisle si Jelly Hernandez. Sa kanyang pag-iimbestiga pa, na-discover niya si Tom Rodriguez. Umiyak din habang naglalakad sa aisle si Kyle Apeliana. Sa kanyang pag-iimbestiga pa, nakaw, idol! Nalaman niya, pati si Alger Aprenic, umiyak din pala habang naglalakad sa aisle si Kali Patilia. Kaya dinouble check niya yung picture, yung video ng mister niya habang naglalakad siya sa aisle nung araw ng kasal nila. Ayun, munting nang magkahiwala yung dalawa. Kasi nagduda na. At ang sabi sa mister niya, wag na wag kang magkakamali. Diba? Tuloy maraming mga faithful na mister ngayon ang galit kina Tom, Jason, Alger, at John. Kahit nga yung mga hindi pa ikakasal eh, yung mga groom-to-be, galit na rin sa kanila kasi nakaplano na iiyak eh. Yun nga naman ang uso. Ganda nga namang tingnan yung habang lumalakad sa aisle si bride. Si groom umiiyak. Kasi nasabihan sila ng kanilang bride-to-be at ng kanilang magiging biyanan-to-be, wag na wag kang iiyak. Yung cater, hindi ko magbabayad. Excited na tuloy ako magkasal uli. Titingnan ko yung groom kung iiyak. But seriously, yun yung sinasabi ko. Hindi lamang po ito applicable sa mga mag-asawa, ha? Bago ka magbitaw ng salita na napakahalaga, na sabi ko nga ay ikukulong na ng tao ang kanyang sarili, ang kanyang buhay sa pangako at sumpa na ibibigay, ipapangako, isusumpa mo sa kanya, sikapin mo na mapanindigan ito. Because every promise is a big thing. It's a big word. A promise can either make something or break everything. Ito'y literal na nakabubuo, nakadudurog ng buhay ng tao at ang isang kawawang nilalang na nabiktima ng pangakong hindi sa kanya pinanindigan ay parang isang taong ang hawak ay salaming kababasag pa lamang. Habang dumurugo ang kanyang mga kamay, ay pinagmamasdan naman niya kung papaanong wari ba'y nagkapira-piraso ang iba't ibang parte ng kanyang buhay na hindi niya na malaman kung papaano bubuin iyan nang hindi kasama ang taong nangako sa kanya na dapat ay bubuo rin ng mga pangarap na yan. Kaya, hindi po pwedeng agad mabuo ng isang sorry, kahit gaano man kasinsir ang sorry na yan. Kasi may buhay na naistorbo eh. May buhay hindi man nasira. May mga panahon sa buhay na yan na nasayang. Psalm 145:13. Ang sabi doon, God is faithful to His promises. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Bakit? Hindi lamang dahil Diyos siya. Given na yan eh. Ako ang katotohanan. Kapag sinabi ko, ginagawa ko, given na yan.
kapag nangako ang Diyos, tututuhanin niya. Pero kung bakit nasabi ko minsan sa isang viral video, kung para sa'yo, para sa'yo. Kasi ang Diyos, tutuparin niya ang pangako niya sa'yo. Bakit? Kasi alam niya ang makabubuti sa'yo. At bago nangako ang Diyos sa'yo, inalam muna niya kung anong makabubuti sa'yo. Doon niya ibinase ang kanyang pangako sa'yo sa makabubuti para sa'yo. Kaya hindi niya sisirain ang kanyang pangako sa'yo. Kasi yun ang makabubuti para sa'yo. Kaya kung para sa'yo, ipinangako ng Diyos sa'yo, ipibigay niya sa'yo. So you get that? Tayo, hindi tayo Diyos. Pero sa palagay ko naman, bago tayo mangako sa isang taong napakahalaga sa buhay natin, hindi kita pamamayaan, ito ang ibibigay ko sa'yo, ito ang gagawin ko, ito ang plano ko para sa'yo. Bago mo ipangako yon, inalam mo muna ang kailangan niya, inalam mo muna ang makapagpapaligaya sa kanya, inalam mo muna kung anong pinakakailangan at makatutulong sa kanya, kaya ka nangako eh. So bakit sa isang itlap, ipapako mo yung pangakong yun? Diba? Yes, yung pinangakuan mo, hindi po kita pababayaan. Anak, hindi kita pababayaan. Kahit anong mangyari, makapagtatapos ka ng pag-aaral. Anak, mamahalin ko yung nanay mo. Yung tatay mo, mamahalin ko buong buhay ko para sa inyo. Magpapatayo tayo ng etc. Again, bago mo ipangako yan, inalam mo muna kung ano ang kanilang kailangan. Kaya mo pinangako yan. So dapat tulad ng Diyos, ano man ang mangyari, ituloy mo yan. Kasi inasahan na nila yan. Tama, kung mag-fail ka man, kung tumalikod ka man, kung all of a sudden sila yung kalimutan at pabayaan, syempre sabihin mo, at pagdarasalan mo kapag move on sila, at dapat lang naman. Pero sayang eh, sayang ikaw na eh. Ikaw na yung kanilang inasahan, ikaw na eh. Pwede pa rin lang maabot yung mga pangarap na yan, pero may mga panahong naaksaya na. Sayang. Sayang. At ang mas masakit, sa kanila mas may nasayang. Kasi sila ang may pinakamalaking ibinigay, itinaya. Hindi katulad mo, kulang, kaya bigla mo silang tinalikuran. Kaya sana, huli na yon. Sana wag na nating dagdagan ito. I don't mean yung mga groom na umiiyak, ha? Walang kinalaman yun. Yung organista ko, hindi daw siya umiiyak. Pero alam nyo na, sorry, nawala ako bigla. Walang kinalaman yun. Sapat ang grasya ng Panginoon, nasa sa tao talaga yun. Sana wag na nating dagdagan yung mga sumpa at pangarap na napapako. Kasi mahirap bumuo muli ng bagong pangarap at umasa na hindi na muli ito mawawasak. At sa bawat pangarap at pangako na hindi tinutupad, hindi lang yung iisang tao ang apektado. Lahat apektado. Kaya sana, maging totoo tayo at panindigan natin ang lahat ng ating mga pangako. Lalong-lalo na sa mga taong mahalaga sa iyo. Lagay natin na... Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling nagpakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus sa Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa.
Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makatatlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot naman siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa, tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtandaan mo, iunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi ni Kristo ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayong mapaparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.